Si Lorna Tolentino ay isinilang noong December 23, 1961 sa Concepcion, Tarlac, Philippines na mayroong tunay na pangalan na Victoria Lorna Perez Aluquin. Ang kanyang mga magulang sina Eloisa Perez at Amado Aluquin. Pinsan buo niya si Ami Perez. Dahil ang ama ni Ami at ina ni Lorna ay magkapatid. Siya ay nakapag-aral ng elementary at high school sa St. Anthony School. Nakapagkolehiyo din siya at nakapag-aral ng Bachelor of Arts sa St. Paul College, Quezon City. Si Lorna ay nagkaroon ng dalawang anak, si Ralph Gregor Fernandez na isinilang noong December 18, 1983. Isa rin siya artista at direktor na lumabas din sa Once Upon a Time the Scene na Buhawi Jack. Pero mas hilig ni Ralph ang pagiging direktor kaysa sa pagiging artista. Ang pangalawa ay si Renz Marion Fernandez na isa ring artista ng GMA Network. At ang huli niyang ginampanan ay ang Descendants of the Sun ng GMA. Silang dalawa ang nagwagwapuhang anak ni Lorna Tolentino at Rudy Fernandez. Si Lorna at Rudy ay nagkasama noon sa pelikula, ngunit hindi sila mag-love team. Pero napansin pa rin ni Rudy ang isang magandang dilag na si Lorna. Subalit sa panahong yon ay bata pa si Lorna dahil baguhan pa siya sa showbiz at si Rudy noon ay isang matini idol. 10 taon ang bata niya kay Rudy, kaya sinabihan siya ni Rudy na hintayin kong lumaki ka. May gusto na si Rudy sa kanyang unang pelikula, kaya hindi lang siya niligawan kasi nga bata pa siya. Nakalipas ng ilang taon, hindi na nagtagpo ang tadhana ng dalawa. Si Rudy noon ay na-inlove sa isang sexy star na si Alma Moreno at nagkaroon sila ng relasyon. Nabuo ang kanilang anak na si Mark Anthony Fernandez. Ang kanilang pagmamahalan ay nagtagal lamang ng ilang taon at naghiwalay din. Sa taong 1979, si Lorna at Rudy ay muling nagtagpo ang tadhana sa isang pelikula na star. At taong 1980, silang dalawa ay magpartner sa horror drama na pelikula na may pamagat na Init na Apoy. Kagaya ng pelikula, si Rudy ay nagiinit din ang pagtingin kay Lorna, kaya niya ito niligawan. At palaging binibigyan ng bulaklak at tsokolate. Hanggang sa makuha nga ni Rudy ang matamis na sagot ni Lorna. Sila ay nagkaroon ng relasyon, ngunit sa kanilang trabaho ay tinago nila sa publiko ang kanilang pag-iibigan upang makapartner pa nila ang ibang artista. Kagaya ng ibang magpartner, si Lorna at Rudy ay dumaan din sa pagsubok. Si Rudy ay nachismis na may gusto siya kay Beth Bautista na isa sa kaibigan ni Lorna Tolentino. At hindi lang yon, marami pang mga babae ang naling sa kanya. Kagaya na lamang sa isang sexy star noon na si Rosanna Roses. Si Lorna ay nachismis rin na isa raw siyang tomboy at may nakarelasyon umano itong mga babae. Pero yun lamang ay parte ng pagsupok ng kanilang pagmamahalan at lahat ng yun ay kanilang nalagpasan. Kaya ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa kasalan. Noong June 1, 1983, sila ay kinasal sa civil wedding at nakalipas ng 10 taon, sila ay nagpakasal muli. Ngunit sa simbahan na sa Villa Escudero Siaong, Quezon Province. At namuhay sila ng masaya at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Ngunit ang pagmamahal ni Lorna kay Rudy ay sinubok ng tadhana. Nung dumating ang panahon na si Rudy ay dinatnan ng malubhang sakit na tinatawag na periampullary cancer. Ang pagmamahal ni Lorna kay Rudy ay walang katumbas. Palagi siyang nasa tabi nito hanggang sa huling hininga nito. Nung June 7, 2008 sa kanilang bahay, dahil ayaw na niyang magpadala sa ospital ng panahon na yon, dahil pagod na rin siguro siya. Ngayon alamin naman natin ang karera ni Lorna sa showbiz.
Si Lorna ay nagsimula sa showbiz bilang child actress at unang umarte noong gumanap siya bilang batang Susan Roses sa pelikulang Divina Gracia at isa sa bata sa pelikulang Mga Anghel na Walang Langit noong 1970. Siya ay nakagawa ng mahigit ng 40 na pelikula at nanalo ng Film Awards at naging nominado din ng 20 beses at kadalasan ay sa FAMAS Best Actress. Si Lorna ay naging kontrabida din sa FPJ's Ang Probinsyano bilang Lily. Ngayon ay malalaman natin kung gaano kayaman si Lorna Tolentino. Ang net worth niya ay kinita niya lang sa showbiz at hindi kasali sa kinita niya sa mga negosyo niya. Ayon sa website na basol.com, ang kanyang estimated net worth ay umaabot ng $5 million o kung sa peso ay umaabot ng mahigit 250 million. Puntahan naman natin ang napuntahan niyang kinita sa showbiz. Ang una ay ang kanyang bahay. Siya ay may bahay sa White Plains, Quezon City. Ito ay pinag-iba nila at ginawang 3 bahay para maging isang compound. Siya ay nagkaroon ng sasakyan na van na ginagamit sa kanyang trabaho. Si Lorna ay hindi mahilig sa mga sasakyan at isa sa napuntahan niyang yaman ay ang kanyang mga negosyo. Ang ibang pera niya ay ginamit niya para magkaroon ng maraming anak ng kanyang pera. Si Lorna ay nagkaroon ng Girls Bakery at bumili din siya ng prangkisa ng 7-Eleven na matatagpuan sa Antipolo City. Nakabili din si Lorna ng malawak na lupain sa General Aguinaldo Cavite. Ito ay mayroong poultry na may mahigit na 35,000 na manok. May mga tanim din siyang kamatis, bell pepper, talong, mangga at dragon fruits para ibenta.